Dumagundong muli ang arena dahil sa nakakabinging hiyawan ng mga fans matapos muling magharap ng sister team sa most anticipated matchup ng Creamline at Choco Mucho. Cool Smashers at Flying Titans nagpakilig sa Valentine's Day. Gawong fans, ayaw paawat, naghiyawan pa sa handshake. Gemma, Inspired Gaming, thoughts natumba sa facial ni Des. Pero bago yan mga kaviheads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Kung hindi nga Valentine's Day ay kinikilig na ang mga fans tuwing maghaharap ang Creamline at Choco Mucho, paano pa ngayong mismong February 14 sila nagtapat? Grabe nga ulit yung kilig ng mga fans na umabot ng mahigit 9,000 sa Smart Araneta Coliseum, ang pinakamataas so far this season. At narito nga ang top 8 best moments para sa match na ito. At number 8, 6-0 run ng Choco Mucho. Bagamat halos Creamline nga ang bumida this game, nagkaroon pa rin ng kaunting spark itong Flying Titans matapos magpakitang gila sa third set. Nabaon nga sila 3-11, pero nang mabuhayan ang reception at playmaking ni Dina Wong, ay nabuhayan rin ng husto ang mga attackers ng Choco Mucho, lalo na si Des Cheng na umiscore ng 5 points sa third frame. Mula nga 3-11 ay naiakyat ng Choco Mucho ang talaan sa 9-11. Kaya napatawag rin ng first and only timeout si Creamline head coach Sherwin Meneses. At number 7, Gia, the best setter de Guzman. Pinatunayan nga muli ni Gia na hashtag Gia is gold at kung bakit siya palang ang local setter na may best setter award sa Pro League. Muli ngang hinilo ng multi-best setter awardee ang kanilang sister team mula combination plays, mga nakakalitong setup at umiscore din siya ng 2 puntos. Mula nga sa average na more than 8 excellent sets per set ay tinablahan niya yan ngayon with 25 excellent sets in just 3 frames versus Choco Mucho. At number 6, Negrito Domingo Friendship. Good sign naman para sa Creamline na confirmed na nga ang pagkakaayos ng tatlo nilang players na sina Tots Carlos, Kyle Negrito at Sed Domingo. Mula nga first game ay kitang-kita na wala nang ilangan sa pagitan ni Tots at Sed. Pero ngayong Hearts Day ay mukhang okay na ulit ang friendship ni Kyle Negrito at Sed Domingo. At isang quick play nga ang kanilang na-execute sa second set. At number 5, bench time ng Creamline. Hindi nga halos pinagpawisan ng Creamline core dahil sa panibagong straight sets win at lahat ng set ay hindi pa pinaabot ng Creamline ang Choco Mucho sa 20s na score at lahat rin ay wala pa sa 30 minutes bawat frame. At medyo nakumpiyansa nga itong si Coach Meneses kaya ipinasok niya ang halos buong bench sa second set mula kinaman Dapat at Vargas, Negrito, Jesus at ang tumapos ng second set na si Risa Sato. Pumasok rin sa dulo ng third set ang former Queen Falcon na si Pau Soriano at ang bagong converted opposite ng Creamline na si Lori Bernardo. Para naman sa number 4, MG, Gemma and Zed MVP era. Nagpakita naman ng mga MVP performances ang mga dating MVP na sina Mitch Gumabaw, Sed Domingo at Maring Gemma. Player of the game nga dito ay si Sed Domingo na may 12 attacks at 3 blocks para sa 15 points performance, ang kanyang season high. Season high din ang inspired performance ni Maring Gemma Galanza with 15 points, 11 excellent digs, 53% reception efficiency at halos 52% attacking percentage. No doubt, her best performance so far. Habang si MG ay sobrang consistent with her lethal performance with 57% attacking rate. Lalo pa nitong patataasin ng kanyang average this conference and for sure, siya pa rin ang best attacker so far.
nagdala si Gumabaw ng 13 attacks at 2 blocks. At number 3, Des Cheng na facial hit si Tots Carlos. Isa naman sa epic moment ng game ay nang ma-facial ni Des Cheng si Tots Carlos. Tumumba nga si Tots dahil sa lakas ng hampas ni Cheng, pero worth it ang kanyang headshot save dahil successful ang kanyang pagligtas ng bola. And in the end ay nakapuntos pa ang Creamline with Gemma attack. At number 2, Gawong Moments. As usual, isa talaga sa inaabangan sa Creamline Choco Mucho matchup ang hiyawan tuwing may contact sina Gemma at Dina sa court. Unang set pa nga lang ay busog na naman ang mga Gawong fans. Isa dito ay nang madig ni Dina ang napakalakas na hampas ni Gemma. Ilang beses ring tinarget ni Wong si Galanza sa service line para mahirapan itong umatake. Nawindang din ang buong arena sa mga pa-check ball na atake ni Gemma sa block ni Dina. At successful nga parati dito si Galanza dahil mas maliit na blocker si Dina kumpara sa mga middle blocker ng Choco Mucho. At lalo pang ang kinilig ang mga fans nang maging concerned si Dina nang ma-off balance si Gemma matapos magpa-off the block si Galanza sa block ng Choco Mucho. Nagsitayuan din ang mga fans after ng match nang masilayan ang kamayan ng mga players sa net. At para sa number 1, Creamline Cool Smashers Combination Plays. Combination plays nga yung talagang ibinandera ng Creamline this match. Bida nga dito yung grabing connection ni Gia at Gemma. At kung hindi nga ako nagkakamali, eh lahat ng combination plays na ginawa nila ay 100% puntos. Kagat na kagat rin ang Choco Mucho blockers sa mga decoy play ng mga middle blockers ng Creamline. And it shows how great Gia De Guzman is. Kaya naman ang mga volleyball fans ay nagkaisa talaga sa hashtag Gia is gold. So there you have it mga kaviheads. Thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on my upcoming videos.